Tatlong taon mula nang ideklara ang State of Public Health Emergency sa bansa bunsod ng COVID-19, posibleng bawiin na ito ayon sa Department of Health. Pero anong ibig sabihin yan para sa COVID vaccination program ng gobyerno? Saksi si Ivan Mayrina. Isang formal na kautusan na lang hinihintay para mabawi humiiral na State of Public Health Emergency sa bansa bunsod ng COVID-19 na idiniklara ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2020. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos pabor dito ayon kay Health Secretary Ted Erbosa. Instruction to me is really to recover from COVID and be able to get back the economy. We now consider COVID among healthcare workers as similar to other illnesses like cough, colds, influenza. Pero kung tutuusin ang kay Erbosa kahit walang kautusan, ay balik normal na rin naman ang buhay na parabang walang pandemya. Nauna ng tinanggal ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern ang COVID-19. Dito sa Pilipinas, patuloy namang bumababa ang bilang ng mga nagkaka-COVID-19, pero patuloy na pinag-iingat ng DOH ang publiko. Sa pinakabagong datos mula sa DOH, 220 ang bagong kaso ng COVID-19, pinakamababa mula noong April 11. Isang malaking konsiderasyon daw sa pagbawi ng State of Public Health Emergency ay kung paano magagamit ang COVID-19 vaccines na ipinamamahagi sa bisa ng Emergency Use Authorization. Pero natugunan na raw ito nang bigyan ng Certificate of Product Registration kamakailan ang bivalent vaccines ng Pfizer na nagsasaad na maaari na itong ibenta sa merkado. Ang delay lang is that Pfizer is looking for the retailers that have the minus 70 freezers. I don't know how Pfizer will do this, but eventually it will require a physician's prescription and then you can purchase it from retail and you can also get access to bivalent vaccines. Pero para naman sa mga hindi kaya bumili, patuloy pa rin daw ang negosasyon sa COVAX facility para sa libreng bivalent vaccines. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Makaigang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.